May kinagisnang nanay pero wala raw ang pangalan nito sa birth certificate ng isang ginang na dumulog sa aming tanggapan. Pwede pa kaya yung maremedyuhan? Tinulungan siya ng sumbungan ng bayan. Nang kumuha ako ng birth certificate ko, doon po ako parang nagtanong sa sarili ko bakit wala ang pangalan ng nanay ko. Gayong ako na may legal na anak. May pangalan ng tatay pero unknown ang nanay sa birth certificate ng 58 anyos na si Zenaida o mas kilala sa palayo na Aida. 1965 siya ipinanganak at noong 1993 daw na iparehistro ng ama ang kanyang kapanganakan. Pero hindi niya alam bakit hindi na ilagay ang pangalan ng inang 1995, pumanaw ang kanyang ama at noong 2021, ang ina. Sinamahan namin si Aida sa opisina ng Philippine Statistics Authority. Sa records daw mismo ng PSA, unknown ang nakalagay niyang ina. Pagpatay po kasi yung nanay, there's no other way para po ma-correct yung kanyang entry doon sa birth certificate, kundi sa court na po siya. Kasi kinakailangan natin na mayroong patunay na ina-acknowledge siya ni nanay. Sa verifikasyon ng ahensya, natuklasan nilang may nakarehistrong Aida Perez Aurinto, pero iba ang taon ng kapanganakan. Kung sinasabi ni ma'am na siya si Aida Perez Aurinto at wala naman siyang kapatid na Aida Perez Aurinto, tinitingnan natin to na case of multiple registered document po ng isang tao. So pagka ganung case po, ang prevailing record po niya ay kung ano yung naunang rehistrong record. Iba pa raw ang sistema noong 1993, kaya hindi agad ma-check kung may iba pa siyang record. Sa unang rehistro ng kapanganakan ni Aida, nakasaad ang parehong pangalan ng kanyang magulang. Sabi ng PSA, ang mga impormasyong nakasaad dito ang dapat nang sundin ni Aida sa pagkuha ng anumang pagkakakilanlan. Nagpapasalamat po talaga ako ng lubos-lubos sa inyo, sir, sa inyo, ma'am. Sa araw ding yun, nakakuha na si Aida ng inaasam-asam niyang kopya ng tamang birth certificate. Ito lang po ang nakasolve ng aking problema, napakabigat. Nagpapasalamat po ako.